Basta'y po natin sabay-sabay. Sinabi pa sa akin, kani mo. Pagkatapos, pagpahayag. Yun. Ano mo nauna? Nagpahayag o kumain? Kumain. Kaya kailangan magbasa tayo na magbasa ng salita ng Diyos para meron tayong ipamba. Ayan. Kaya nga nasasabi mo, ay, naku, wag ka mag-iisipin yan na hindi ka na magtatagumpay. Naku, hindi na kumungot yung buong mga matapos na pag-aralan. Ang sabi ng Diyos, in Jeremiah 39:11, nag-aralan natin yan. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Alam ko yung para bigyan tayo ng magandang tumas, pag-asa at magandang kinabukasan. Amen. Okay. Kapisado po ni Nanay Belen. Ako. Mapalamakan po natin ang Lord. Memory verse po yan ang Nanay Belen yun. So, ayan po. Sabi nga yun yung ano sa atin. Kaya yung plano ng Diyos, maganda. Sabi ko sa katabi mo, magandang maganda. Magandang ng Diyos. Para sa'yo. Para sa'yo. Sabi mo, katulad mo. Katulad mo. Ayan, di ba sabi katulad mo, ha? Kapag ikaw yung nilikha ng Lord, maganda ka. Tandaan mo yan, maganda lalaki, maganda babae. So ito po tayo, sabi nga doon, ang gagawin natin, magpapahayag. Kung ano pinapasabi ng kailangan, sabihin ngayon ganito, darating ang point ang sasabihan mo, hindi makikinig. Amen. Mamaya malalaman mo lang yung ating gagawin. So sabi nga, kailangan tayo bilang pinili at tinawag ng Diyos, matundo tayo ano po, magpapahayag tayo. Magpapahayag ng mga mabuting gawa ng Diyos, magpapahayag kung gano'ng katakila ang Diyos, magpapahayag kung ano yung kaligtasan mararanasan natin, kasaganaan, kapayapaan, kagaanan ng buhay, kaayusan sa pamilya. Kung ano yung gagawin ng Lord kapag tayo ay naglingkod, mananampalataya sa Kanya. So alam yung maraming bagay, kahit sa mga estudyante, kung paano magtatagumpay. Sabi nga po ay, tinuwal ko na share ko na po ito. Meron po isang kasi ang grupo na ngayon po, nag-alala siya ng buhay sa pagkikita sa Lord. At meron na rin po siya sa cell group. Sabi niya po sa akin, teacher, sa palagay ko po, ngayon po 30, nababa po ako. Eh, with honors po siya. Sana po makasama pa rin po ako sa with honors. Eh, ang tanong, sa kung gano'n, tutuloy ka pa ba? O may exam ka, tutuloy ka pa ba? May quiz ka, tutuloy ka pa ba? O po. Alam niyo po ba nangyari? Yung next week po namin na bababa yung grade niya, maaaring makapasok pa rin siya sa with honors. Ang nangyari po na baligtad. Dahil nag-lilingkod ka sa Lord, pinili ka ng Diyos at tinawag ka niya, yung with honor naging with high honors. Mapalapang pala din ang Lord. Kaya mga kabataan, challenge po nito. Ang pag-lilingkod sa Lord, hindi nakakapagpababa ng grade. Amen po ba? Marami po sa mga kabataan na sabi nga ay, natatakot maglingkod kasi yung oras sa paggawa ng project, yung oras sa paggawa ng assignment, grabe, ang dadalaw mo, pananalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos, pinanginayangan mo, ay pinanginayangan mo yung pag-aaral mo kaysa dun sa pagdalo. Eh, prove na po yun, hinahating kami minsan po, gabing-gabing na po talaga umuwi yung mga kabataan ko rin. Purihin po ang Lord sa buhay ng mga kabataan. At every time naman po na, meron po mga kabataan tayo ng mga leader na nababalitaan po na gano'n with honors, with high honors. Alam niyo po yung ano yung feeling, para kang nanay na masaya-masaya. Bakit kasi alam mo, dahil honor sila, ang mapaparangal na sino? Lord. Si Lord. Bakit kasi ano yan eh? Born again kasi yan eh. Kasi nag-ready po sa Lord yan eh. Alam mo ba? Kahit gano'ng mabisi, mapupuyat ka para sa Panginoon, pero hindi papayagan ng Lord na makatulog ka sa panahon ng exam. Amen ba, Lord? So kung kahit mapuyat, makakasagot ka ng tama. Pero sa ating kalaniwang dali ng mundo, kapag puyat ka, ang hirap mag-concentrate. Pero kapag ikaw ay lingkod ng Lord, kabataan, nag-aaral ka ngayon, kapag ikaw ay alam ng Lord, naglilingkod ka sa Lord, wala kang pag-aalinlangan. Yung katotohanan dito sa karaniwang sitwasyon ng sanlibutan, kabaligtaran na mangyayari, pabuti, hindi papangin. Amen po ba doon? So palapakan po si Lord. Kaya pumili po yung bagay na mangyayari. Kailangan magpahayag ka. And then last one, ito na po yung huli. So ang sinisipyan po kung paano sinabi ko na magpahayag, matapos ang pakainin ng nakaklan ang lasing mo ng pumiutan, dahil busog na siya, nakapagpahayag na siya, pero hindi magtatapos doon. Sabi mo sa tabi mo, ang pagpapahayag, hindi yun ang tapusan.
ang salita ng Diyos ay magkabilay-talim. Tama yun? Bakit magkabilay-talim? Tatama doon sa pinagpahayagan ng Lord at doon sa kanyang mga anak doon na papapahayagan naman ang kanyang lingkod. So kaya po dito po ay sa akin po personin yung pagbabantay, isa pong hamon sa mga cell group leaders. At bilang po cell group leaders, tayo po bilang mga anak na naman. Kaya hindi tayo cell group leaders, yung kilala natin na mananampalataya, tayo lahat magbabantayan po tayo. Amin po ba doon? Sabihin mo sa katabi mo, tayo lahat! Tayo lahat! Tumuli sa Diyos na magbantayan para sa kanyang kalalatian. So magbabantayan tayo kasi kung hindi tayo nagbantayan, yung isip ba kasi pagkamali na, hindi na natin napapansin na mamali na pala ito yung ating kaisipan at damdamin. Hindi natin napapansin na nagiging kapagpataas na pala po tayo. Hindi natin napapansin na nakadepende na pala tayo sa ating husay at galing. Tama po ba? Pero sabi nga, dahil tayo ay lunan ng Lord para magbantayan, na doon napapantay natin yung sister na gagabayan kung paano yung ating gagawin. At dahil dito, napapagluto yung ating buhay. Amin po ba? So kaya po kailangan natin magbantay. So sabi po doon sa chapter 3, verse 17 ng Ezekiel, ito lang po tayo magtatapos po. Chapter 3, verse 17, tao, ginagawa ang tambantay ng bansang Israel. Ano man ang sasabihin mo sa'yo, sabihin mo sa kanila bilang babala. Ano gagawin? Tayo bilang babala, ano yung sinasabi na sasabihin natin bilang babala? Bakit? So ito po yan, verse 18, isang mabilis na po. Maaaring ito'y hatol sa kamatayan para sa masama. Kapag hindi mo sila pinagsabihan ng mayo sa kasamaan, mamamatay sila sa kanilang kasamaan. Ngunit, pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan. Alam na natin pa rin yung kanyang ginagawa, tapos hindi pa natin pinagsabihan, ang tendency, mapapahama siya. Tama po ba? So, mapapahama kung nangyayari. Ang bonang kawalatan po natin, kapag tayo naglilingkod na sa Lord, nakakaunawa na ng mabuti at masama, once na tayo nalihis, di na tayo pumaliwa. Pagkakataon na ng demonyo, pagkakataon ng kaway, parang tayo ay gawa ng masama. Nakakalungkot po yung nangyari nga po sa kabataan ng mga hindi po ba alis. Kaya po yung kung ano na yun eh, ang tinitinig po na ano sa akin. Alam niyo po yun? Isang leader na aksidente kasi nakainom. Nakakilala na po ba sa Lord o hindi? Nakakilala na si Diyos. Alam na po ba ang tama at mali? Amen. Ngayon po ang nangyari, tatlo po sila, siya lang ang patay. Bakit? Anak na Lord, lumalaman ko po yun, sobrang bigat po sa puso ko. Sabi ko, Lord, siya pala yung namatay. Miyerkes na po yun, pero miyerkes ko na napagtatlo na siya pala po yung patay. Napagkita po sa akin sa kertsana, pero parang wala na sa loob ko. Ngayon nung nalaman sa po, Lord, nakapagsisi kaya siya bago siya nakamatay. Ano kaya yung sitwasyon na ito siya maaksidente? Tama kaya yung puso niya, yung mga panahon na yun? Lord, may nanalangin kaya sa kanya? Buhay pa kaya siya? Yung siya maaksidente? Oo, tas at namatay siya. Alam mo yung bigat sa puso ko noon. Nanalangin ko, nanalangin ng gabi ko na yun. At nung kong kinabukasan, gusto ko makadalo pero wala akong makasama. Purihin na lang sa boy ko ni Engineer, tumawag po siya sa akin, Pastora, sino po yung tatalaw? Sa mapanigat ko, ako, gusto ko! Tapos sabi niya, sige, dadaanan ko ngayon. Kaya lang dadaan pa ako tayo, dadaanan pa tayo. Ano po? Purihin po, Lord, nung mapunta po ako doon, nakausap ko na muna, ito po nangyari. Salamat po sa Panginoon na po yung bigat na wala po dito. Hindi po ako pinagsara na nanay niya. At ang sabi nga ay, na-aksidente, pero nung along the way ko, nabunod po siya doon sa baka. Tusok po siya dito. Tinamaan po dito ka atay, pati po yung kanyang kidney. Pero ang maganda po doon, nung siya po ay dahil niya na lang sa suka, sabi niya, Mama, hindi mo na kaya. Sabi, anak, huwag ka po ang tawagin mo. Manalangin ka. Amen. Alam niyo po, ginawa po ng bata, manalangin po siya at tinatawag na lang along the way si Jesus. Jesus! So yun na po yun. Alam niyo po, pagtawag sa Panginoon Jesus, it has the power to heal. It has the power to save. No, to save life or to save soul. Noong panahon na yun, hindi na po kayo nisisave.
Lord. Kapag mali yung aming ginawa na butasan tayo, sige pa tayo ng away. Tago ng away, patay na tayo. Bakit? Tandaan natin, sabi po dito, sige po, tuloy natin dito. Ito po yan. Sabi po sa verse, tuloy po, verse 18. Ngunit wala kang pananagutan kung ayaw nilang talindan ang kanilang kasamaan matapos mong babalaan. Nababalaan na, nakabuhang 30. Kapag nagpakasama niyo sa patuwid, ay ilalagay ko siya sa panganib. Anong nangyayari? Ilalagay sa panganib. Napanganib po ba siya? Wala na magwalag kapag po masama ni ginagawa natin. Hindi makakilusang Diyos sa buhay natin, bakit po? Kasi ang Diyos nakakilus na kung sa merong righteousness and holiness. Pero pag alam natin, maniginawa pa natin the protection of God will be far from us. Sabi yan dito, mawawalan ang kabuluhan ng kabutihan ginawa niya. Ulitin po natin ang sabay-sabay. Mawawalan ang kabutihan ginawa niya ng una at mamamatay siya sa kanyang kasalanan. Pag hindi ko siya pinagsabihan, ang napinalalahanan, panagagutan ko sa akin ng kanyang kamatayan. Kaya kahit gaano pa kabuti ginawa natin pamumuhay, kapag tumating tayo sa punto sa gusto natin gumawa ng masama, at doon sa pagawa natin ang kasalanan na matay tayo, hindi tayo nakapagsisi. Walang kamulan lahat ng ating ginawa kabutihan noon na nabubuhay pa tayo noon yan. Alam mo, napakabigat. Kaya sabi ko, Lord, ito yung kailangan talaga namin. Kailangan namin talaga magbantayan. Kailangan tayo bilang mga pinili at hihirang ng Diyos. Kailangan natin magbantay. Amen. Kaya po doon sa bagay po na ito, yung limang bagay na pinapagtanaw ng mga pinili, limang M. Ano po yung unang M? Pagtingin. Pangalawang M? Pangkakataon sa Lord, sa cell group, doon sa ministry na binigyan sa'yo na Panginoon, huwag yung pipitiwan. Pinagkatiwala sa Diyos, hawakan mo. May challenges, pero kahalapin natin. At yung po pangatong bagay, magpakabuso ng Diyos. Pangapat po na bagay, magpahayag. Kapag tayo nakakain na abuso na kailangan ipahayag natin yan. Kasi yung kabusugan natin, mawawalan ang kabulan kung hindi tayo magpapahayag sa iba. Ano ba doon? Bakit kasi ang pagpapahayag natin, dahil tayo nabusog na nang nagpahayag tayo, may kapangyarihan para makakilala at maligtas ang marami. At ikaw ang gagamitin ng Diyos. Sabi mo sa tagong, ikaw ang gagamitin ng Diyos. Gagamitin ng Diyos sa kaligtasan. Ibang tao. At yung pong bali na ako gagawin? Magbantay. Ay, ito ba yung intervention? Sabi nga po doon sa John chapter 15, verse 16. Yan yung gagawin natin po. Inang pinili. Sabi po doon, you have not chosen me, but I have chosen you. To go and bear fruit that will last. Amen. So sabi po dito, you did not choose me, makitagalog na po. Ala, sa Tagalog, sabi, hindi ako kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo. Sabi mo sa tabi mo, humayo. Humayo. Mamunga. Mamunga. Mamunga ng mga kaluluwa. At manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang inyong nyo, sa Ama, sa aking pangalan, ipagkakaloy sa inyo. And the desire to serve the Lord, God will give you the ability and the power to do it for His glory. Salamat po sa mga sumalapag natin ng Lord. Thank you.
natutupang tindi. Hindi tayo magkakit ng Diyos kung kapawagan ang mga ayos sa ating puso. Kung hindi natin nagkasahin na kanyang mga salita, patuloy natin mabasa ang katawaran. Patuloy na natin tumatanggap sa pahayagan sa bawat araw. Hindi tayo magkakit ng Diyos, hindi tayo magpapahayag. Ano ang ginawa ng Diyos sa buhay mo? Kaya sa oras na ito, sige po, taas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Sabihin po natin ang sabay-sabay, salamat po, Ama. Salamat po. Sa buhay mo ito, pinapasako po sa iyo, nagbubuo ang aking buhay. Gamitin po, tubuhan mo ako, ang taong Diyos, na magbibigay sa akin, magbibigay sa akin ang katapangan, ang patuloy na magpapalakas.